Good morning, guys. Welcome nga pala sa Didi's Vlog. At today, papakita ko po sa inyo ang price of gun ko. Ito yung una kong price of gun. VM92 Beretta. Silver. Full metal na po siya. Ito po yung magazine, full metal din. Ang plastic lang po sa kanya ay itong babaw. At itong may spring. Hindi na baba pag maglalagay ka ng bala. Dito naman po sa barrel. Ang plastic lang sa kanya ay itong handle slot ay metal lang. Bumili din po ako sa masyado ng hard case po, saktong-sakto sa baril ko. Nabili ko po siya ng 700 kasama na po yung shipping fee, 700 plus para
content na nilalagay dyan. Wala pa ako nun eh. Kaya lang, pag ganito na daw yung may silicone added, kahit yung mga punos-punos na lang yata, yung ginagawa ng iba. Sa iba talaga may nilalagay na lubricant. Ang nilinis ko yan kahit yung kalob-loob ang pinunasan. Yan guys, babalik na natin. Ano lang din. Pasok mo lang siya sa butas. Yan. Tapat mo lang sa butas. Guys, babalik na natin ngayon. Kasa mo lang. Tapos, baling ko lang sa lahat itong lock nut. Doon. Mas testing mo kung nagpapangas na maayos. Lock mo. Safety lock. Pag safety lock, hindi malambot siya pag gano'n sa safety lock. Pag yung inalis mo sa safety lock, mababalik, siya makakalapit. May tunog. At yung hammer. Kumaga. So guys, ngayon, pakita ko naman sa inyo paano maglagay ng green gas. Mula ng konti. Tapos pataas. Tapos straight lang guys. Eh. 5 to 8 seconds pwede mo. Bumili lang kayo. So, may laman pa kasi ito kaya hindi ko ganong tinagalan. Magigyan natin ang bala. Yung nabibili nito yung para mas mabilis kayo mag-reload. Kaya lang hindi pa ako nakakabili ng gano'n. Lagyan mo lang. Hanggang 27 rounds ang kasha dito, kaya lang nilalagay ko lang mga 25 lang. Hindi ko siya sinasagat. 26, kasama pala yung sa... Yung pag kinasama siya, may nakaload na siya. 25 binasa magazine. So ngayon guys, expert naman tayo. Subukan natin. Ito pala yung gagamitin ko na target shooting improvise. Bumili kami ng pizza kahapon. Ayan. Napag-tripang kong gawing target. Saan ko kaya kapit? Teka lang guys. Ayan guys. Na-set up ko na yung target natin. Improvise natin na yan, pizza box. Nagawin natin target. Diyan ko na lang siya pinesto para tapos nilagyan ko siya ng sapin sa libod para hindi siya ganong bumanda. So guys, may gas na yan, may bala. Hindi ko siya ganong tinuno.
may laman na ito. Pag may laman na siya, i bamo lang siya mo. Tapos alisin mo lang siya sa safety lock. Ano pala to? Itong barrel ko, semi-auto. Semi-auto lang to. Yung iba kasi automatic talaga. Sa iba, pag automatic, nasa gitna siya. Pero pwede mo siyang i-upgrade. Pero sa iba, sabi, mas madali doon masira ang automatic. Pag automatic kasi, isang kalabit mo lang, dire-diretso na siya. Semi-automatic, isang kasa, tapos kalabit ka na lang kalabit. Ngayon, try na natin. Tingnan mo na natin. Bullseye. Masyado malapit kasi. Maliit lang yung kwarto ko eh. Tingnan natin. Kapatama ako yung pinakataas. Titingnan natin kung accurate. Pag sinisin pala yung putok mo, papansin mo yung mga gasing lumalamig. Pag dumamig siya, nababawasan yung lakas niya. Lumalamig yan. Alam yan ang mga nag-airsoft. Pag sunod-sunod eh, mababawasan yung lakas ng baril mo. Kailangan hindi siya may pahinga. Guys, ayan pala ang tinarget natin kanina. Makikita nyo naman kung ano yung mga tinamaan. Ito yung sinabi ko sa inyo, yung titirahin natin sa bandang taas para malaman natin kung accurate. Ayan. Puro bullseye siya. Ito natin yung likod. Ayan. Butas-butas. Ayan. Partida may sapin pa yan. Maganda sana kung mas malayo, kaya lang eh, maliit lang tong kwarto. At guys, hanggang dito lang po muna ang ating vlog. Maraming salamat po sa inyo. Please support our YouTube channel, JD's Vlog. And don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Peace, yo!